July 17 taong 2004. Habang sarap na sarap ang maraming tao sa pagkaing inihanda sa kanila, sa isang kasalan sa Nara, Palawan ay lingid sa kanilang kaalaman na karnina pala ng tao ang kanilang pinagsasaluhan. Mga kaibigan, masela ng kwento natin ngayon, kaya naman pasintabi po sa mga makikinig at manonood, sapagkat maraming mga sensitibong salita ang maaring mabanggit. Habang sinisikap ng pamahalaan at mamamayan ng Palawan ang pagpapalawig at pagsulong sa kanilang turismo, ay nabalot naman sila ng isang kahindik-hindik na kontrobersya patungkol sa isang insidente na naganap sa isang kasalan sa Palawan. Isang kaso ng pagpatay, subalit hindi lang basta kaso ng pagpatay, sapagkat ang biktima na nagngangalang Benji Ganay ay patay na parang baboy, niluto at isa sa maraming tao. Subalit sino-sino kaya ang responsable sa pangyayaring ito, at ano ang kanilang dahilan at bakit nila iyon ginawa? Karaniwan na sa ating mga Pilipino, partikular na sa mga probinsya, ang magdaos ng dalawang araw na selebrasyon ng kasal. Sa unang araw ay nagkakaroon ng sayawan at inuman. Pagkatapos naman ito, kinabukasan ay tsaka naman idadaos ang mismong kasal at isang salo-salo para sa mga bisita at para na rin sa mga kapitbahay na dumalo. Ganitong eksena rin ang naganap noong July 16 and 17 taong 2004 sa isang kasal sa Aramayuan, Nara, Palawan. Gabi ng July 16 noon ay nagkaroon ng sayawan ng ama ng ikakasal na si Eladio Baule na isang magsasaka. Subalit matapos ang sayawan at kasal ng kanyang anak, ay isang balita ang kumalat sa kanilang barangay. Ito ay matapos umanong hindi na makauwi ang isang lalaki na nagngangalang Benji Ganay, na wala namang ibang pinuntahan kundi ang dumalo lamang sa kasal at nakisayaw. Nang ma-report ito sa mga kapulisan ay agad nila sana itong e-investigahan, subalit isang lalaki naman na nagngangalang Juni Buyot ang nagpunta mismo sa presinto para sabihin ang totoong nangyari patungkol sa taong nawawala. Ayon sa kanya ay dala ng pagkabagabag at konsensya, ay hindi na niya kaya pang itago sa kanyang dibdib ang totoong dahilan ng pagkawala nito. Kaya naman dahil dito ay humingi ng tulong si Juni Buyot sa nakatatandang leader ng kanilang lugar upang siya isamahan sa himpilan ng pulisya upang isalaysay ang kanyang nalalaman at nasaksihan sa naganap sa unang araw ng nasabing selebrasyon ng kasal. Ayon sa salaysay ni Juni, ay habang nagkakasiyahan ng lahat noong pasayaw gabi ng July 16, ay sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nadula si Benji Ganay at bahagyang nahawakan ito ang puwetan ng bride-to-be na kasalukuyang nagsasayaw kasama ang magiging groom. Sinasabing marahil kaya ito nadulas ay dala ng kalasingan. Samantala, ang pangyayaring yun ay nakita pala ni Eladio Baule, ama ng babaeng ikakasal, at ito'y hindi niya nagustuhan na siya na rin kanyang kinagalit. Dagdag ni Juni ay siya mismo kasama si Eladio Baule at ang anak nito na si Gerald Baule na 21 years old, pati na ang pamangkin na si Sabtuari Pique, 36 years old, ay galit na kinumpronta si Benji sa nangyari. Sa hindi malamang dahilan ay inilabas nila si Benji sa mismong bulwagan at isinakay siya sa tricycle at dinala sa masukal na bahagi ng gubat ng kanilang lugar. Dito ay pinagtulungan nila itong bugbugin hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang hindi pa makontento ang mga ito, ay pinagsak nila si Benji hanggang sa bawian ng buhay. Subalit hindi pa dito nagtatapos ang brutal na ginawa nila sa biktima, sapagkat matapos nila itong pagkain ay pinagsak ang katawan nito tsaka kumuha ng mga toyong kahoy. Sindihan at itinig nila ang ilang parte ng katawan nito kasama ang kanyang ulo. Nang bahagya na umano itong naluto, ay tinanggal ni Eladio Baule ang isang teto kinain. Nang matapos ito ay diwa at kinuha naman niya ang ito at ibinigay kay Juni Buyot para kainin naman niya ito.
Bagamat labag umano sa kanyang kalooban ay wala siyang nagawa kundi kainin ito dahil tinutukan siya ng patalim ni Eladio Baule. Bagamat nasusuka na umano ay napilitan pa rin siyang lulukin ito. Nagulantang ang lahat ng mga dumalo sa nasabing pagkatipon sapagkat isiniwalat din ni Juni na matapos umanong tapin ang katawan ay kinuha nilang ilang malamang bahagi nito at mong kasalan. Ang ibang parte naman ay sinunog gamit ang mga kahoy at dahon ng nyog. Nang madala ang ilang sa mismong reception ay inihalo at niluto umano nila ito at saka inuwiin sa mga bisita. Sa kaganapang yon ay parang walang insidenteng nangyari sapagkat niwala man lang nakahalata na ninapala ng tuwang kinakain nila. Subalit nang malaman ito ng mga taong kumain sa kasal ay hindi naiwasan ng mga ito ang masuka. Samantala, sa ginawang pagsiwalat ng saksing si Juni Buyot ay kaagad itong inaresto. Ganun pa man ay itinuro pa rin nito ang crime scene kung saan ay nakuha ng mga operatiba ang parte ng anit ng biktima na kalaunay ginamit bilang ebidensya. Inaresto din nila ang mag-amang Eladio at Gerald Baule. Samantala ay may nakapagsabi naman na kusa umanong sumuko si Sabtuari Pique. At noong mga panahon na yon ay sinampahan silang lahat ng kasong murder.